Sa iba pang balita, nababahala po si Pulong Bongbong Marcos sa presensya ng attack submarine sa karagatang malapit sa teritoryo ng bansa sa West Philippine Sea. At nang pinadalhan po ng radio challenge, ang sagot naman ng Russian vessel ay galing sila sa kanilang maritime exercise kasama po ang Royal Malaysian Navy at pabalik na sa kanilang naval base sa Vladivostok, Russia. Wen De La Fuente sa balitang yan. That's very concerning. Any intrusion into the West Philippine Sea of our AEZ, one of our baselines, is very worrisome. Ito ang naging reaksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos nga ng pahayag ng mga palace supporters sa namataang attack submarine ng Russia sa katubigang malapit sa teritoryo ng Pilipinas. Sa ambush interview kay Pangulong Marcos sa Maynila, sinabi ng Pangulo na ipinaubaya niya sa sandatahang lakas ang pagtalakay sa issue. We let the military discuss it with you. Sa isang statement, kinumpirma naman ng Armed Forces of the Philippines na namataan sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEC ng bansa ang Russian attack submarine na UFA. Ayon sa AFP, na-monitor ito noong Webes, November 28, sa layong 80 nautical miles sa kanluran ng Occidental Mindoro. Agad namang tumagon ang submarine UFA sa radio communication na ipinadala ng BRP Jose Rizal ng Philippine Navy. Ayon sa Russian vessel, mula sila sa maritime exercise sa Malaysia at hinihintay lang nilang gumanda ang panahon bago dumiretso sa kanilang destinasyon sa Vladivostok, Russia. Agad din na umalis ang Russian vessel at ineskortan ng BRP Jose Rizal. Wenk De La Fuente para sa Mata ng Agila, matatag, tapang, matapat.